ng ating mga nagbabagang. Balita sa poll sa video. Lalaki sinaksak ng tendero ng mangga dahilan sa away sa sukli. Patay. Dalawang lalaki nagpanggap naman na empleyado ng Meralco para mangikil sa isang senior citizen. Implementing rules and regulations kaugnay sa pagbabawal sa e-bike at e-trikes sa ilang pangunahing lansangan, target ilabas sa Abril. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papunta na sa Germany para sa isang working visit na susundan ng state visit sa Czech Republic. Ang update live. Mga ultimate na tagisan ng ganda ng mga isdang koi, sino ang nagwagi? Tutukan sa KBYN Special. At mga bida ng trending serye na Can't Buy Me Love, tampok bilang Celebrity Star Patrollers. ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan kaugnay sa insidente ng pananaksak sa Malate, Manila, kung saan patay ang isang lalaki matapos pagsasaksakin ng isang tendero ng mangga at ang kinuturong ugat ng pananaksak, awayan sa sukli. Nagpapatrol, Karen de Guzman. Nagtatalo ang dalawang lalaking ito sa harapan ng isang tindahan sa Bocobo Street sa Malate, Maynila, Sabado ng hapon. Dinuro-duro at tila pinagsasabihan ng lalaking nakapulang t-shirt ang tendero ng mangga. Sa gitna ng bangayan, biglang dumampot ang patalimang tendero at saka inundayan ng saksak ang lalaki. Napaatras ang lalaki pero hinabol pa rin siya ng saksak ng tendero. Parang pinaprovoke niya yung nagtitinda nung yung tindero. Tapos suddenly, may kinuha siyang kutsilyo, then nilapitan niya. Una, tinamaan siya sa dibdib. Tapos pangalawa, parang tagiliran niya or braso niya habang naglalakad sila papalayo. Nang makatakbo sa may kanto, sumakay ng tricycle ang lalaki pero inabot pa ng ilang minuto bago natulungan ang hindi na makatayong biktima. Dinala siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Kumaripas naman ang takbo ang sospek, bit-bit ang ginamit na patalim. Sa investigasyon ng pulisya, away umano sa sukli ang dahilan ng pananaksak. Napag-alaman din na magkakilala ang tindero at ang biktima na kinilalang isang chef. Madalas, binibiro nitong chef, itong biktima si sospek. Hindi natin alam kung bakit humantong sa ganung pangyayari yung kanilang pagtatalo sa sukli lamang. Ayon sa pahayag na kaanak ng sospek sa barangay, isusuko niya ang kanyang kapatid. Yung kuya po nung suspect, galing po siya ng Pure Gold, namimili ng paninda. And yun nga, sinabi niya na hindi pwedeng hindi niya isuko yung kapatid niya. Patuloy yung ating paghahanap dito sa suspect. Kung susuko sila, dapat po dalian na nila. No? Kasi siyempre ho, kapag iba, kapag naunahan natin siya. Inihahanda na sa ngayon ng pulisya ang reklamong murder laban sa suspect. Karen de Guzman, ABS-CBN News. Nasawi ang isang alagang aso matapos saksakin ng isang Korean National sa Malate, Maynila nitong Sabado. Ayon po sa pulisya na unang nakagat ng ibang aso ang Koreano at napagbalingan ng galit ang napatay na aso. Nagbabalik Karen de Guzman. Dinantarihan niya yung lead. Dapat tinawag si Erika, no? Wala na, sinasaktak na kapatid niya. Nanghihinayang ang mga tauhan ng kainan na ito habang nililinis ang duguan nilang aso na si Erika. Nasawi ang kanilang alaga matapos pagsasaksakin ng isang Korean National sa Malate, Maynila, Sabado na madaling araw. Kahit 3 dogs lang yun, mahal na mahal namin yun. Kahit 3 years pa lang sa amin, owned namin yung aso. Para sa amin, masakit po talaga.
Bago ang insidente, nakita sa CCTV na kinagat ng isang pag-alagalang aso ang Koreano habang naglalakad sa may kalye ng Remedios. Nilapitan siya ng tauhan ng kainan at tinulungan para hugasan ng mga tinamong sugat. Makalipas ang ilang minuto, binalikan ng Koreano ang lugar kung saan siya unang nakagat, dalang isang kutsilyo. Ang malila ng Koreano, ibang asong sinaksak niya, hindi yung kumagat sa kanya. Apat na saksak ang tinamo ng aso na si Erica. Sa investigasyon ng pulisya, nag-init umano ang ulo ng Koreano nang marinig na nagtatahulan ng mga aso. Meron pang ibang mga aso doon, hinabol din niya para saksakin. Nagkataon naman na may mga pulis tayong nagpapatulya. Inaresto ka agad itong Koreano natin. Dinala sa paggamutan ng Koreano at binigyan ng anti-rabies shot bago kinulong. Paliwanag niya, inatake umano siya ng dalawang aso nang kunin na nahulog na susi. I go there again, but I'm worried they again bite me. So I bring anything. I'm so sad also, very sad. Because I love dog. Kinonde na naman ng Animal Kingdom Foundation ang nangyaring insidente. His act of stabbing yung aso is an act of cruelty already. The best move pa nga doon actually, no, is for the dog to have been contained, observed for 14 days for any incidents or indication of rabies. So yun dapat po ang ginawa. Nasa kustudiya na ng Manila Police District ang Koreano na mahaharap sa mga reklamong paglabag sa The Animal Welfare Act of 1998 at kasong malicious mischief. Karen de Guzman, ABS-CBN News. Arestado ang dalawang lalaki na nagpanggap umanong empleyado ng Meralco para mangikil sa isang senior citizen sa Mekawayan, Bulacan. May paalala naman ang pamunuan ng Meralco para masigurong hindi mabibiktima ng ganitong modus. Exclusive, nagpapatrol, Liza Aquino. Napadapa sa kalsadang lalaking ito habang inaaresto ng mga tauhan ng Mekawayan Police sa isang entrapment operation sa Barangay Perez sa Mekawayan, Bulacan noong Sabado. Isa siya sa dalawang sospek na nahuli ng mga otoridad na nagpapanggap umano ng mga empleyado ng Meralco para makapangikil ng pera sa isang senior citizen. Ayon sa PNP, modus ng mga kawatan ang kumatok sa mga bahay para sabihin na may disconnection notice na sila mula sa Meralco o kaya na may nakakabit na jumper umano sa kanilang kuryente. Doon na mangingikil ng pera mga sospek kapalit umano ng hindi nila pagsumbong sa mga otoridad o kaya hindi pagputol ng kuryente ng mga biktima. Bandang hapon ng March 9, nag-report sila sa amin na meron daw nagpapanggap na taga Meralco. At hinihingian yung victim natin ng 5,000 para hindi sila ma-report sa Meralco. So bumaba ito ng 2,000 hanggang sa na-report na nga sa amin, nirespondihan namin agad. Nakuha mula sa mga sospek ang mga peking uniforme ng Meralco, mga ID at iba pang dokumento. Aminado ang dalawang sospek na nangingikil sila ng pera sa biktima pero iginiit na napag-utusan lamang sila. Pinapuntahan lang po para ano yun po daw po, saan yun daw po, hindi lang po. Pero sabi po sir ng victim, ay nagpakilala daw po kayo ng mga Meralco employees. Opo, nagpaano po, kilala po ng ganyan po. Para po sir? Maano po sila. Na yung sa ginawa po, na may ginawa pong kalokan yung ano po, metro po. Magkano po sinisingil nyo nun dun sa tao? Ano, sir? 2,000. Kinumpirma naman ng tagapagsalita ng Meralco na hindi nila empleyado ang dalawang lalaki. May paalala rin ang Meralco sa mga consumer upang maiwasang mabiktima ng ganitong modus. Kailangan po ay malaman nila na kung kayo ay may inaasahang visit o na pupuntahan kayo ng mga taga-Meralco personnel para sa anumang official business, huwag po kayong magbibigay ng pera sa kanila. Hindi po pinapayagan ng aming mga field personnel o yung mga pumupunta para makipag-ugnayan sa serbisyo namin na mangolekta ng anumang uri ng bayan. Ang lahat ng payment transaction sa Meralco ay maaari lamang gawin sa pamamagitan ng una, online payment transactions, katulad ng sa Meralco Online o kaya naman mga mobile payment channels
kaya ng bayad app. O kaya naman sa pamamagitan ng pagbabayad sa pinakamalapit na Meralco Business Center sa inyo o mga accredited na payment center. Nakakulong na ngayon dito sa Mikawayan Police Station ang dalawang suspect na mahaharap sa reklamong extortion. Liza Aquino, ABS-CBN News. Sa ikalawang sunod na linggo, may bawas presyo sa produktong petrolyo. Naglabas naman ng tips ang Meralco para makatipid sa paggamit ng kuryente, lalo na ngayong magtatag-init. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Muntik nang makumbinsi si Aling Ana na bumili ng energy-saving device matapos mapanood ang video sa social media na malaki ang matitipid sa kuryente kapag gumamit nito. Nagtanong ako, sabi ko, kung totoo ba ito, kung ito ba ay accurate or tukis lang. Sabi ko ganyan. Sabi ng pamangkin ko, ay nako, huwag ka magpaluko dyan, sabi ng pamangkin ko. Hindi lahat na ina-add sa Facebook is totoo. Maraming consumer ang nahihikayat na bumili ng energy-saving device dahil sa naglipa ng fake news o maling balita sa social media. Kaya muling nagpaalala ang Meralco na dagdag gastos lang at walang kakwenta-kwenta itong tinaguriang energy-saving device kuno. Naglalaro sa 200 hanggang 500 pesos ang bentahan ng mga ganitong produkto sa social media. Lumalabas nga po ay kumukonsumo ito ng about 32 pesos per month. So, hindi na siya nakakatulong sa pag-reduce ng electricity. Nakakadagdag pa siya ng konsumo. Dahil papalapit na ang summer season, kung kailan tumataas ng hanggang 40% ang konsumo natin sa kuryente, naglabas ng ilang tipid tips ang Meralco, partikular na sa mga appliances na ginagamit pampawi ng init. Sa aircon halimbawa, importanteng akma ang horsepower sa laki ng kwarto. Hindi porket 0.5 horsepower ang binili nating aircon, tapos malaki yung ating pinapalamig na area, ay nakakatipid tayo. Ang 1 horsepower na aircon, that is good for about 18 to 20 square meters na room. Ang refrigerator, hindi dapat pinupuno ng pagkain at tubig. Dapat 70% full lang ito kasi nabablock natin yung air vents. So that's one. Number two, of course, huwag tayo magpapasok ng mainit pa na pagkain sa loob ng ref. Sa electric fan, mas makakatipid sa bagong DC motor kaysa traditional AC. Mas matipid ang DC. Mas mahal lang, similar to an inverter type of aircon. About 56% ang nasa-save na isang DC type na electric fan. Samantala, sa ikalawang sunod na linggo, may rollback na naman pero maliit lang. 50 centavos sa gasolina, 25 centavos sa diesel at 30 centavos sa kerosene. Hindi kasi natuloy ang pagtaas ng interest rate at dumami ang supply ng langis sa buong mundo. Sa kabila nito, pinagtitipid pa rin ng gobyerno ang mga motorista. Gawin po nating way of life. Bahagi na ng buhay natin ang pagtitipid. Whether electricity siya o fuel siya o kahit sa anong bagay. Hindi doon sa kung kailan lang may problema sa supply o may problema sa presyo, tsaka tayo magtitipid. Dahil sa rollback, may net reduction na ang kerosene pero nananatiling net increase pa rin sa diesel at gasolina kapag kinuwenta ang lahat ng galaw sa presyo ng petrolyo mula Enero. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Mula sa Binondo hanggang sa Atok, Benguet, tuloy ang pagpapakilig ng tambalang Donnie Pangilinan at Bel Mariano sa hit seryeng Can't Buy Me Love. Pero ngayong gabi, narito muna sila bilang Celebrity Star Patrollers. Magandang gabi at welcome sa TV Patrol, tambalang Don Bel! Salamat Ate B. Big winner sa 96 Academy Awards ang pelikulang Oppenheimer na nag-uwi ng 7 parangal kabilang ang Best Picture, Best Director at Best Actor. Nasungkit naman ni Emma Stone ang ikalawang Oscar Best Actress Award para sa Poor Things. Ang iba pang highlights ng Academy Awards alamin sa pagpapatrol ni Hollywood correspondent Yong Chavez. Muling nagtipon-tipon ang pinakamalalaking bituin sa pelikula sa 96th Academy Awards. Hindi mananalo si Ryan Gosling sa Best Supporting Actor at Best Song categories, wag din naman ang performance niya ng I'm Not Ken na isa sa naging highlights ng gabi.
previous winner naman ang nagpresent sa mga artistang nominado at nanalo. Hinirang na Best Actress si Emma Stone para sa kanyang pagganap sa Poor Things. It's not about me. It's about a team that came together to make something greater than the sum of its parts. And that is the best part about making movies. Si Cillian Murphy naman ang nag-uwi ng Best Actor Award para sa Oppenheimer. You know, we made a film about the man who created the atomic bomb, and for better or for worse, we're all living in Oppenheimer's world, so I would really like to dedicate this to the peacemakers everywhere. Sa supporting categories, napanalunan ni Robert Downey Jr. ang kanyang unang Oscar Award para sa Oppenheimer, at si Divine Joy Randolph naman ang Best Supporting Actress para sa kanyang madamdaming pagganap bilang ina na namatayan ng anak sa The Holdovers. Emma made sure that she surrounded me with one of the great casts and crews of all time, Emily, Cillian, Matt Damon, Blunt. It was fantastic, and I stand here before you a better man because of it. You know, what we do is meaningful, and the stuff that we decide to make is important. For so long, I've always wanted to be different, and now I realize I just need to be myself. And I thank you. I thank you for seeing me. Ang Academy of Motion Picture Art and Sciences ay may mahigit na 10,500 members na siyang pumipili ng taunang Oscar winners. And Maria is si Oppenheimer. Pinili ng Oscar voters ang Oppenheimer bilang Best Picture at si Christopher Nolan bilang Best Director. Nominado naman sa pangatlong pagkakataon ang Pinoy na si Matthew Libatic sa Best Cinematography para sa Maestro. Suot ni Libatic ang disenyo ng Filipino designer na si Oliver Tolentino. Samantala, sa taunang Elton John Oscar viewing party, dumagsa rin ang mga artista para ipagdiwang ang mga pinakamagagaling sa industriya at ibahagi ang kanilang paboritong performances ng taon. I think many of the performances in Oppenheimer were amazing, and in Maestro, I'm a huge Bradley Cooper fan. So, I think he's amazing. Sa pagtatapos ng award season, maaaring mas mabigyan ng pansin ng mga artista ang iba't ibang issue na kanilang hinaharap ngayon, gaya ng pagbabawas ng mga proyektong ginagawa sa Hollywood matapos ang strike at ang pagiging talamak ng artificial intelligence na nakakaapekto sa kanilang privacy at trabaho. Sa kabila ng maraming pagsubok sa industriya, marami na ring magandang nagaganap sa Hollywood gaya ng mas mainit na pagtanggap ngayon sa mga international films at talents kagaya ng mga Pilipino. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. Sa pagbabalik ng TV Patrol, implementing rules and regulations sa pagbabawal sa mga light vehicles sa mga pangangailangan sa Metro Manila, target nilabas sa Abril. At ang world premiere ng pelikula ni na Janela Salvador at Win Metawin live. Nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Lumipad na ngayong Lunes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungo ng Germany para sa isang working visit. Patungo rin siya sa Czech Republic para naman sa isang state visit. Gito ng Pangulo, mahalaga ang pagbisita niya sa mga bansang ito, lalo't ilang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Germany at mga kontrata sa negosyo ang inaasahang malalagdaan. Live po mula sa Germany, nagpapatrol si Joyce Balancio. So Joyce, anong oras ang dating dyan ng Pangulo at ano-ano ang kanyang mga aktibidad dyan? Henry, inaasahan nga natin ang 9:30 local time dito sa Berlin, Germany. 4:30 a.m. naman dyan sa Pilipinas. Dadating si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. dito sa capital city of Berlin. Sa ikalawang araw na kanyang working visit dito sa Germany, araw yan na Martes, doon pa lang natin inaasahang bubuhos ang schedule of activities ni Pangulo Marcos. Uunahin niya, Henry, ang pakikipagpulong sa leader ng Germany na si Chancellor Olaf Scholz. Nauna nang sinabi ni Pangulo Marcos na inaasahan niya mapipirmahan
naman sa kanyang working visit ang joint declaration of intent para palakasin ang maritime cooperation ng Pilipinas at Germany. Kapwa transportation agencies ng dalawang gobyerno ang lalagda dito na layong gabayan ang maritime trade at paglalayag ng commercial vessels ng Pilipinas at ng Germany. Inaasahang makikinabang dito sa maritime cooperation ang Filipino seafarers at ang shipping industry ng Pilipinas. Nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na magpapahayag din si Pangulo Marcos na interes para palawigin pa ang defense cooperation nito sa Germany na nagsimula noong pang 1974. Malalagdaan din sa working visit ng Pangulo ang isang cooperation program sa pagitan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at ang German Federal Institute for Vocational Education and Training para sa patuloy na partnership nito. Kasama rin Henry sa schedule ng Pangulo ang pulong sa German business leaders para hikayatin silang mamuhunan sa Pilipinas. Haharap din si Pangulo Marcos sa Filipino community dito sa Germany. Tinatayang nasa 36,000 ang mga Pilipinong nakabase dito at nagtatrabaho sa mga larangan ng healthcare, information technology, manufacturing at iba pa. During our time in Germany and the Czech Republic, we will underscore our unwavering commitment to strengthening partnerships with like-minded countries, promoting the rules-based international order, which serves as a cornerstone of global peace and of stability. We will also focus on expanding economic cooperation, opening up more avenues for mutually beneficial trade and investment opportunities. Henry, binigyan din ni Pangulo Marcos ang kahalagahan ng kanyang pagbisita dito sa Germany dahil ngayong taong 2024, kinikilala ang 70 years ng bilateral relations ng Pilipinas at ng Germany. Ayon pa sa Pangulo, ay malapit para sa Pilipinas ang bansang ito dahil noong taong 1887, Henry, dito lang naman sa capital city of Berlin na ilathala o na-i-publish ang isa sa kilalang literary works ni Dr. Jose Rizal na Noli Mitangere. Matapos naman dito sa Germany, Henry, isusunod ni Pangulo Marcos ang state visit naman sa Czech Republic hanggang March 15. Henry. Maraming salamat, Joyce Balancho. Nangako ng $1 billion na halaga ng investments ang mahigit 20 U.S. companies sa pagbisita ni U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo sa Pilipinas, layo ng kanyang high-level trade at investment mission na palakasin ang ugnayang kalakalan ng dalawang bansa. Nagpapatrol, Jackie Pascual. Dumating sa bansa si U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo para pangunahan ang high-level presidential trade and investment mission sa Pilipinas. Bitbit ni Raimondo ang higit 20 American companies, kabilang ang FedEx, UPS, United Airlines, Visa, MasterCard, Google at Microsoft. Una siyang humarap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Nagdaos rin ng salo-salo sa palasyo kasama si Pangulong Marcos, si Raimondo, ang mga pinakamalalaking negosyante sa bansa at iba-ibang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Raimondo, milyon-milyong Pilipino ang makikinabang sa mga pangakong investments ng mga naturang kumpanya. On this trip alone, these companies are announcing over $1 billion of U.S. investments, including creating educational opportunities to over 30 million Filipinos. Maraming Pilipino anya ang mabibigyan ng trabaho at training, lalo na sa cybersecurity at artificial intelligence na patok na mga programa ngayon. Microsoft is going to deploy a co-pilot chat box tool and build proof of concepts with their Azure OpenAI service. Google is announcing similar investments. Semiconductor jobs are cybersecurity jobs. They are AI jobs, digital technician jobs, technical jobs. Ayon sa Philippine Economic Team, kapag dumami na ang trabaho dito, hindi na nila kailangang mangibang bansa para makahanap ng oportunidad. Upskilling for AI and for cybersecurity. So I think that's a very, very big platform for our workforce to play in globally. We do not need to have our fellow Filipinos go overseas to work. Google, for example, and other tech companies in the U.S. will be offering our people
They're targeting thousands of Filipinos to be given training and certification in digital competence. Nilinaw naman ni Go na hindi one-way ang trade mission ng US dahil humingi rin sila ng tulong sa US government para mapadali naman ang pag-export ng produktong Pinoy sa Amerika. We raised a particular issue of a Filipino company that manufactures garments and exports it, for example, to the US. We're helping manufacturing companies in the Philippines to export their products to the United States. Isa si film rapper Apple the App sa official delegates ng US trade mission. Pumirma ng kasunduan ng Apple the App Foundation at Asian Development Bank para magtulungan sa ilang proyekto para sa kabataang Pinoy. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Pauwi na bukas ang 11 Pinoy seafarers ng MV True Confidence na nauna ng inatake ng Houthi rebels sa Gulf of Aden. 2 Pinoy ang namatay sa insidente. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, may 2 pang naiwan sa ospital sa Djibouti pero nagpapagaling na at inaasahang makakauwi na rin. Inanunsyo rin ni De Vega na nakatanggap na ang mga Pinoy seafarers ng tig $1,000 o tig higit 55,000 pesos mula sa embassy sa Cairo at makatatanggap pa ng karagdagan galing sa DMW OWA. Samantala, patuloy ding tinututukan ng DFA ang pag-rescue sa MV True Confidence na tinamaan ng missile. Umaasa rin ang ahensya na marerecover na ang 12 Pinoy na namatay sa pag-atake. Alamin muna natin kung umaatake na ang tag-init o summer. Alamin nun natin yan sa ating ABS-CBN resident meteorologist na si Ariel Rojas. Ariel, may amihan pa ba o official ng tag-init? Kabayan, hindi pa rin po nadedeklara ang pag-asa na tag-init na dahil meron pang amihan kahit papahina na ito. At kaninang umaga, nagpalamigyan dyan sa Northern Luzon. Bumaba ang temperatura sa 13 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet at malamig din po sa Baguio sa 14.2 degrees Celsius. Bukas may panibagong bugso ng amihan na magsisimula dyan sa extreme Northern Luzon. Aabot po yan pagsapit ng Miyerkules sa may bahagi ng Central Luzon at posible rin may mabuong shear line mula po sa banggaan ng malamig at mainit na hangin. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, Martes sa Mindanao, mula tanghali uulan sa Davao Region at sa Sarangani at meron din pong dadaang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Caraga at ng Northern Mindanao. Bukas naman po hanggang gabi, mababa ang tsansa ng ulan sa buong parte po ng Kabisayaan. Gayon din po ang aasang panahon dyan sa Palawan, kaya mainit po ang panahon sa buong probinsya maghapon. Sa Luzon naman, may mga pag-ulan mula umaga dito po sa Aurora at sa Calabarzon. Bandang tanghali, meron ding ulan sa Mindoro. At sa hapon naman hanggang sa gabi, dito po makakaranas ng ulan sa Cordillera at sa Cagayan Valley. Tayo po sa Metro Manila, makulimlim ulit bukas, bandang tanghali at hapon, pero mababa ang tsansa ng ulan o kung may pag-ulan man po ay mahina at saglit lang. Sa pagtaya ng pag-asa, aabot sa 40 degrees Celsius ang mararamdamang init ng katawan o heat index sa Iloilo at sa Tacloban bukas. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya! Nagsama-sama ang pamilya at mga kaibigan sa showbiz sa paghatid sa huling hantungan sa premyadong aktres na si Miss Jacqueline Jose. May nilinaw naman ang isang malapit na kaibigan ni Jacqueline tungkol sa mga issue bago na maalam ang batikang aktres. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Pribado at mataimtim ang seremonya sa inurnment ni Jacqueline Jose nitong linggo na dinaluhan ng pamilya at malalapit na kaibigan sa loob at labas ng industriya. It was very intimate. It was just the people who were very close to her. And merong mga konting ceremony during the interment. Kwento ni Jo, animoy nasa paligid lang si Jacqueline dahil sa paru-parong paulit-ulit na dumapo sa kanya. Kinuha ko yung butterfly and then I released it. Mm-hmm. And then after the entire ceremony, we were all saying our goodbyes na. May humabol na naman sa akin na, Ate, yung butterfly sa likod mo, I want to believe it was her. I find comfort in thinking na siya yun.
Sa video naman na in-upload ni Julie Eigenman, asawa ng aktor na si Michael De Mesa, dinapuan rin ng paro-paro si Coco Martin sa internment. Si Coco ang isa sa mga huling nakatrabaho ni Jacqueline sa sering FPJ's Batang Quiapo, kung saan gumanap siya bilang si Chief Espinas. Nais namang linawin ni Joe na hindi malungkot si Jacqueline bago pumanaw, taliwas sa naging usap-usapan. Some people were insinuating na ang lungkot niya, she was depressed. She was not. Mm-mm. That phone call, ang saya-saya niya. She was very perky, she was lively, and she was telling me na ano, yung dami kong offers, ganun. So parang ano, hindi totoo yung mga nasusulat na siguro ang lungkot niya, yung parang hindi totoo yun. Nag-iwan man ang lungkot at malaking kawalan sa pamilya at kasamahan sa trabaho, ang pagpanaw ni Jacqueline, mananatili pa rin buhay at tinitingala ang kanyang alaala at ambag sa industriya. Gino Krishnan, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, mga tutol sa pagbawal ng light e-vehicles sa mga pangunahing lansangan sa NCR, naglabas ng hinaing sa pulong ng MMDA. At Pilipinas bilang tourism powerhouse ng Asia, target ng Department of Tourism. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Sinimula ng talakayin sa plenaryo ng Kamara ang economic cha-cha. Desidido ang mga mambabatas na tapusin ang mga debate sa Miyerkules, habang malamig naman na ang ilan sa panukalang manligaw pa sa mga senador ang Pangulo sa isyu ng cha-cha. Nagpapatrol, RG Cruz. Sa pagsisimula ng talakayan sa plenaryo ng Kamara, inisa-isa ni Majority Leader Manuel Jose Dalipe kung paano maaaring gamitin ng Kongreso ang poder na baguhin ang limitasyon sa pagninegosyo ng mga dayuhan sa public utilities, edukasyon at advertising, kung papasa ang resolution ng both houses number 7 o panukalang economic cha-cha. This crucial proposed amendment aims to break down the long-standing obstacles to create more dynamic and competitive market and ensure that our citizens have access to reliable and modern utilities. This amendment is about preparing our students to compete on an international level with knowledge and skills that cross borders. As for the advertising industry, the proposed amendment aims to liberalize this sector further. This approach is pragmatic policy to encourage foreign direct investments, spark job generation, and offer our local talent priceless exposure to global standards and practices. Nanawagan naman si Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales sa mga kasama na pakinggan ng mga ekspertong pabor sa cha-cha dahil kailangan itugma sa panahon ang saligang batas. They're one in saying that amending the restrictive economic provisions will pave the way for a better, more thriving Philippines. We need to accept that certain provisions of the 1987 Constitution as a noble and well-intentioned as they are. I have already outlived its purpose. Bago magsimula ang talakayan, sinabi ni Deputy Speaker David Suarez, makatutulong sa Pilipinas ang pagpapadami ng dayuhang negosyante sa bansa para mapawi ang anumang pangamba dulot ng tensyon sa West Philippine Sea. Any country with billion-dollar investments in the Philippines would also want to make sure that their investments are protected. So with more foreign direct investments, I think this is another clear way we can address the issue that is happening in the West Philippine Sea. Malamig naman ang mga mambabatas sa panawagan tumulong ang Pangulo sa pangungumbinse sa mga senador na aprubahan ng cha-cha. I think is a little bit asking for a little bit too much of the president, because given that the president has already mentioned it many times in many occasions, we should be deciding this matter on the merits of the bill itself rather than the personalities that are pushing for it. Tiniyak naman ang liderato ng Kamara
nabibigyan nila ang lahat ng kasamahan ng pagkakataong makapagtanong at debate hanggang Miyerkules. Nakatakdang aprubahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang RBH-7 sa Miyerkules at umaasa silang aprubahan din ito ng Senado. RG Cruz, ABS-CBN News. Naghain ng cyber libel complaint si dating Senador Kiko Pangilinan sa DOJ laban sa isang YouTube channel creator, gayon din sa ilang opisyal ng YouTube at Google Philippines. Sa reklamo na sinumiti sa DOJ, tinukoy ni Pangilinan ang isang YouTube channel kung saan inupload umano ang ilang malisyosong video laban sa kanyang pamilya. Giit ni Pangilinan, pinapalabas na siya ay isang abusadong asawa at ama sa naturang YouTube channel. Sinama rin ng dating senador sa reklamo ang mismong YouTube at Google dahil na rin niya sa kawalan ng aksyon sa kanyang mga naunang reklamo simula pa noong Disyembre. This morning ulit, pero since December, nire-report na natin. So December noon, March na ngayon, hanggang ngayon naka-upload pa rin. Walang aksyon eh. Parang ang tingin ko dito, arrogance na rin eh. Masyado silang arrogante na hinahayaan nila yung ganitong klaseng mga pagwawasak ng mga pagkataon. Sa isang pahayag, sinabi po naman ng YouTube na may malinaw silang polisiya tungkol sa content na pinapayagan sa kanilang platform. Agad din anila silang kumikilos laban sa video creator na lumalabag sa kanilang panuntunan. Maaari rin magsumite at maghain ng reklamo ang sinuman kung sa tingin nila ay lumalabag ang nasabing content sa kanilang karapatan. Giit pa ng YouTube na kinukonsidera nila ang mga legal na implikasyon sa bawat lugar o bansa sa pagsusuri sa mga video na hinihiling na ma-flag o maialis sa kanilang website. Nilagdaan na ng Commission on Elections at ng South Korean firm na Miro Systems Company Limited ang kontrata para sa full automation system sa 2025 midterm elections. Pinangunahan ni COMELEC Chairman George Garcia at ng kinatawan ng Miro ang paglagda sa 17.9 billion pesos na kasunduan. Ang kumpanyang Miro ang magsusupply ng mga makina at teknolohiya na gagamitin para sa halalan. Kabilang dito ang 110,000 na automated counting machines, ballot boxes, laptops at iba pa. Tutol naman si ACT Party List Representative Franz Castro sa kasunduan ng COMELEC at Miro dahil umano sa mga aligasyon ng technical glitches, malfunctioning hardware at software errors sa Miro na nagresulta sa maling vote counts at pagkaantala ng election results sa bansang Congo. Hiniling pa niya na imbestigahan ang pagkakapili sa Miro. Sagot naman ng presidente ng Miro na linis na ang kanilang kumpanya sa mga aligasyon tungkol sa nangyaring halalan sa Congo. We kindly ask that rather than listen to the rumors and be influenced by them, please stay focused on our process of transparency and how we'll be conducting our elections with very fair fairness and credible procedures. Sabi ko kasi sa kanila, merong Republic Act 9369 na ang tawag natin doon ay electoral sabotage. Kapag ka nagkaroon ng irregularity ng boto ng more than 10,000, that's life imprisonment at non-bailable. So sabi ko sa kanila, ayaw ko pare-pares tayo makukulong dyan. Pantay na oportunidad para sa mga babae, lalo na sa larangan ng negosyo. Yan ang isinusulong sa pagdiriwang ng International Women's Day na dinuluhan ng iba-ibang organisasyon. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Bilang pagpupugay sa mga kababaihan, nagsagawa ng International Women's Day Celebration ang Philippine Commission on Women at ang United Nations sa isang mall sa Taguig City. Nakiisa sa selebrasyon ang mga babae mula sa iba't ibang sektor, hindi lang sa Pilipinas. Pati ang ilan na galing pa sa ibang bansa. May tema itong Investing in Equality toward Gender Inclusive Prosperity, kung saan naging tampok ang mga talakayan kung paano makakamit ang pagkakapantay-pantay. Keynote speaker si Senator Loren Legarda.
Binigyang halaga sa okasyon ang pagbibigay suporta sa mga kababaihan para mapabilis ang pag-asenso na tema din ng International Women's Day. This every big organization or big corporation's responsibility, especially the big ones, no, to push that envelope and to make sure that you inspire others to do the same. It will trickle down, eh. It will create a better world in the long run. Sinabi naman ng Philippine Commission on Women na mahalaga sa ngayon na wakasan ang diskriminasyon, lalo na yung nakabase sa kasarian. Equal opportunities for everyone. We are closing the gender gap or the discrimination, no, in all gender types. We also invest in women for us to be able to do more. Isa lamang ito sa serye ng mga selebrasyon na inihanda sa pagunitan ng pandaigdigang buwan ng mga babae ngayong March 2024. Jervis Manahan, ABS-CBN News. At susunod, kultura at talentong Pinoy, ibinida ng Pilipinas sa pinakamalaking tourism fair sa buong mundo. At pelikulang Under Parallel Skies, tampok si Janela Salvador at ang Thai actor na si Win Metawin may world premiere ngayong gabi. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. Target po ng Metropolitan Manila Development Authority na ilabas sa Abril ang implementing rules and regulations sa pagbabawal sa mga light e-vehicles. Sa mga pangunahing lansangan po yan sa Metro Manila. Naglabas naman ng hinaing ang mga tutol sa nasabing ban. Nagpapatrol, Jack Batalyones. Isang e-bike user na si Tina sa mga dumalo at nakinig sa pulong ngayong Lunes at tanggapan ng Metro Manila Development Authority tungkol sa pagbabalangkas ng implementing rules and regulations sa pagbabawal sa light e-vehicles sa mga pangunahing lansangan sa rehiyon. Apela niya, huwag sanang pag-initan ang mga e-bike users na tulad niya. Kung gusto po talaga nating maging safe ang lahat, bakit hindi po tayo maging inclusive? At bakit hindi po tayo gumawa ng maayos na infrastruktura para ma-ensure na safe po ang ating mga e-trike and e-bike users? Dumalo rin sa pulong ang mga traffic head ng mga local government units at stakeholders. Isa sa mga tinalakay ang posibleng pagpayag sa mga light e-vehicles na tatawid mula sa local roads na dadaan sa national roads. Pero mahirap anila itong gawin sa mga malalawak na kalsada. Base sa MMDA Resolution Number 24-022 Series of 2024, mula sa Abril, bawal na ang light e-vehicle sa mga national, circumferential at radial roads sa Metro Manila. Pwede rin anilang gumamit ang mga e-bikes na gumamit ng bike lanes sa mga naturang kalsada, pero dapat dipedal at hindi yung mga motorized. Sa naging pagpupulong kanina, ipinakita ng MMDA ang kanilang datos hinggil sa mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga e-bikes, e-trikes at e-scooters. Mula sa 309 noong 2019, umakyat na ito sa 907 noong 2023. Ayon kay MMDA Acting Chairman Don Artes, hindi na bago ang pag-regulate sa e-bikes at e-trikes sa mga national roads. Hindi lang siguro na prioritize, pero yun nga, dahil sa nakikita nating insidente ng mga aksidente from dalawa noong nakaraang taon, noong 2022, ngayon apat na yung namatay, tapos from 2022 na 500 plus lang yung accidents, ngayon nasa 900 plus na last year. So, hindi na natin dapat hintayin na mas lumala yung sitwasyon. Ilang videos ang pinalabas na nagpapakita kung gaano umano kadelikado ang pagdaan ng mga light e-vehicles sa national roads. Pero umalma ang mga kumukontra sa ban. Sa ipinisinta nilang datos, mas mataas ang bilang ng mga aksidenteng sangkot ang mga kotse at motorsiklo kaysa sa light e-vehicles. Kapag nilagay po natin na 554, I think that's the data that's coming around the media, gusto din po namin linawin kung pwede tayong magkaroon ng thorough interpretation at discussion ng data
Kasi mukhang nagkukulang din po yung interpretation in terms of sino po ba yung, for instance, in the crashes that you presented, meron po ba tayong proper documentation? Dagdag ng grupo, handa silang makipagtulungan sa gobyerno para mapabuti ang daloy ng trapiko nang hindi na kailangang ipagbawal ang light e-vehicles. Pero ayon sa MMDA, tuloy ang pagpapatupad ng ban at pag-regulate ng light e-vehicles ngayong Abril 15. Ilalabas sila ang IRR 2 linggo bago ito tuluyang ipatupad. Jack Batallones, ABS-CBN News. Target ng Pilipinas na maging susunod na tourism powerhouse sa Asia. Ito ang inilahad ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa paglahok ng Pilipinas sa pinakamalaking tourism fair sa buong mundo na ginanap sa Berlin, Germany. Ang tanong, paano naman ito magagawa? Kultura at talentong Pinoy, tinangkilik ng mga dayuhan ang interactive experience sa booth ng Pilipinas sa ITB Berlin. Ambisyoso ang target, maging susunod na tourism powerhouse sa Asia. Ang tanong, paano? For 2024, tinatarget po natin yung 7.7 million international arrivals. At we're hoping ma-meet natin yung trend ngayon in global tourism, and that is for experiential travel. Pati na rin po yung unforgettable Philippine experiences na nabibigay ng ating mga tourism communities. Noong 2023, 4.8 million foreigners ang bumisita sa bansa. Halos doble ang target ngayon. Matindi ang kompetisyon. Ang Vietnam umabot sa mahigit na 12 million noong nakaraang taon. Ang Thailand, 27 million. Problema ng Pilipinas ang airport. Ilang beses binansagang worst airport ang naiya sa buong mundo. Kinakailangan talaga na napakaganda ng ating airport infrastructure dahil ito po yung first and last impression ng ating mga turista. We are pushing to support the President's agenda of privatization of our airports. Cebu has shown massive success in terms of privatization and how that can benefit the tourism industry. Pero sa 47 na tourism vendors na nakilahok, isa lang ito sa mga problema. Connectivity, direct flights, and then going to the provinces, I mean, you know, limited flights, and of course, I guess pricing. Sa kabila nito, dinadayo pa rin ang ganda ng Pilipinas. UNESCO protected site ang ilang bahagi ng El Nido. At ngayon, isa ng UNESCO Global Geopark ang Bohol. We continue to protect our island and leverage this on our tourism agenda. Pagdating sa booth, hindi nagpahuli ang Pilipinas sa mga kapitbahay sa Asia. Ayon sa Tourism Promotions Board, malaking tulong ang ITB Berlin kasi limitado ang budget sa marketing. Around 40 million pesos, and the sales leads generated by all our private sector sellers was about 280 million. Ipinaliwanag rin ni Frasco kung bakit nila pinanindigan ang Love the Philippines. Love the Philippines has been welcomed and celebrated by our friends from all over the world. We have something unique and distinct to offer. And precisely, that is what Love the Philippines aims to show. At anya, kung may lamang ang Pilipinas sa turismo, ito ay ang talento at sigla ng Pilipino. Tig-isang panalo na lang at papasok na sa Paris Olympics ang Pinay boxers na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Umusad si Petesio sa semifinals ng women's 57-kilogram division sa first World Olympic qualifying tournament sa Italy. Ito'y matapos niyang talunin ang pambato ng The Netherlands sa quarterfinals sa pamamagitan ng unanimous decision. Ang dalawang finalist lang sa 57-kilogram division ang magka-qualify sa Paris. Tinalo naman ni Villegas ang kalaban niya mula sa Denmark sa pamamagitan din ng unanimous decision para umabante sa quarterfinals ng 50-kilogram class. Sa dibisyong ito, mabibigyan ng ticket sa qualifiers ang 4 na semifinalist.
Nag-renew ng kanilang wedding vows ang singer-actress na si Karel at Sponge Cola frontman na si Yael Yuson nitong weekend. Kasabay ito ng kanilang 10th wedding anniversary celebration. Sa mga larawang ibinahagi ng mag-asawa, makikitang dinaluhan ng kanilang pamilya, kabilang ang nanay ni Karel na si Shasha Padilla, at ilan pang malalapit na kaibigan ang vow renewal ceremony sa Church of Jesu sa Ateneo de Manila University Campus. Matatandaan sa isang episode ng It's Showtime noong Pebrero, lumuhod si Yael para alukin si Karel nang siya'y muling pakasalan. 2014 unang nagpakasal si Karel at Yael sa isang simbahan sa Silang, Cavite. Congratulations sa inyo, Karel at Yael. Susunod, mga isdang koi nagtagisan ng ganda. Tampok sa KBYN Special. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Nitong nakaraang buwan, kakaibang beauty pageant ang ginanap sa Pasay City dahil ang mga rumampa ay hindi po mga binibini kung hindi mga koi fish. Isda, tama po kayo. Gaano ba kahirap mag-alaga ng mga koi na siyang isinasalang sa ganitong show? Yan po ang tampok sa KBYN Special. Pinakamahaba, pinakamakulay, at pinakamagandang katawan. Ito ang kompetisyon para sa mga koi fish. Pero may ilang kilo yan? Around 15 kilos. Halos 200 koi fish ang mga kalahok sa taon ng Philippine National Koi Show ng grupo ni Abet Verches. We started since 2013. Ang koi show is like a beauty pageant, no? Every year, gaganap kami ng ganitong event para dalhin nila yung mga best of the best koi collection nila para i-present. Mula Japan, lumipad ang mga top koi breeders para maging hurado sa kompetisyong ito. Similar din sa mga beauty pageant, no? Kailangan na overall quality, different sizes, magkakaiba rin ang kategory. Sa Paranaque City, binisita ng KBYN ang shop ng grupo ni Abet. Bata pa lang ako, mahilig na ako sa isda. Kasama ko dati yung father ko na nag-aalaga. So kaya nagtuloy-tuloy lang ako hanggang sa naisipan ko rin magbenta ng isda. Then up to now, ito na yung naging lineup business and hobby ko. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Abet ang mga teknik sa tamang pagpaparami at pagpapalaki ng mga koi. Isang importante rin is yung maayos na pond and filter system. Yung pagkain din na kinakain ng isda. I think it's manageable and very easy to take care. Kalaunan, mas pinili ni Abet at kanyang grupo na maging main dealer ng mga dekalidad na koi dito sa ating bansa at simulan ang taon ng koi show. Joining koi show, actually, medyo mahirap dahil syempre nire-risk mo rin yung isda mo na i-travel, stress ng isda. Pero yung sa koi show itself, magandang experience din kung ano ba yung kailangan mo pang improve sa koi keeping skills mo. At dito sa koi show, nakakwentuhan din namin si Edwin Samson, isa sa mga hobbyist. I have around maybe 18 kois. Kailangan passionate ka regarding this hobby kasi it's a 24/7 job. At sa huli, ang hinirang na kampyon ng kompetisyon ay isang tri-colored Showa koi. Yung koi na yun, siya yung parang in all aspects, siya yung masasabi natin na pinakamaganda sa lahat sa body conformity, skin quality, at the same time sa pattern and size. It's a good experience, a good learning experience na sumali sa mga koi show and event. Wala rin money involved, so more on na trophy lang tayo.
But of course, yung camaraderie and experience na matututunan natin sa quickkeeping. Medyo magastos lang, kabayan, ha? Eto, para din tao. Alam ba ninyo na kadalasan po ay mga babaeng koi ang inaalagaan at sinasali sa mga show? Dahil ito yung gumaganda ang katawan at kayang lumaki ng hanggang 1 metro ang haba. Ayon pa sa mga pag-aral, kayang umabot ng hanggang 40 taon ang buhay po ng mga koi. Kumisan ay wala na yung may-ari, buhay pa yung koi. Big winners ang mga pelikula mula Japan sa katatapos lang na Asian Film Awards na ginanap sa Hong Kong. Isa sa highlights ng week-long event ay ang world premiere ng pelikulang Under Parallel Skies. Bida sa pelikula ang Thai actor na si Win Metawin at ang Filipino actress na si Janela Salvador. At mula sa Hong Kong, nagpapatrol si MJ Felipe. Hi, Donnie and Belle. Alam niyo, katatapos lang ng meet and greet ni Janela at Win dito sa isang mall sa Hong Kong. At tama kayo, ilang minuto na lang ay magsisimula na ang premiere night ng Under Parallel Skies. Bago ang premiere, dumalo muna sina Win at Janela sa 17th Asian Film Awards night kagabi, kung saan magkasama silang rumampa sa red carpet ceremonies. Kasama rin nila ang direktor na si Sigrid Bernardo at ang executive producer ng pelikula na si Richard Wan. Big winners ang ilang pelikula mula Japan na nag-uwi ng Best Actor, Best Film at Best Director para kay Koreeda Hirokazu para sa pelikulang Monster. Marami ring naiuwing parangal ang mga pelikula mula China, Hong Kong at South Korea. Dumalo ang ilang Asian stars gaya ng Cannes Film Festival Best Actor mula Hong Kong na si Tony Leung, Thai actor na si Mario Maurer na tinalagang Youth Ambassador ng Asian Film Awards, at Chinese film director, producer, writer at actor na si Zhang Yimou na ginawaran ng Lifetime Achievement Award. May special awards din na binigay kabilang ang Rising Star Award para sa Thai actor na si Win Metawin. At kasama na natin ngayon, Win and Janela. Hi guys! Hello! Hello. First of all, Win, congratulations sa to your Rising Star Award. Thank you. How do you feel right now that we're minutes away from your world premiere? Oh, I'm so excited. I'm so nervous right now because it's going to be my first time seeing this movie as well. Right. Janela, is this your first international project? First international movie. Right. Yeah. Right. And working with a foreign actor. Yeah. It was a pleasure to be able to work with Win, of course. And to be able to premiere here in Hong Kong. I'm sure it's fun. Yeah. So much fun. Win, how was it working with Janela this time? Oh, awesome. You know, she is very professional and she helped me a lot. Yeah. With the acting. And with the Tagalog words, let's wrap up this interview with all the Filipino words that you learned from Janela. Masalap. Don't say the bad word. Don't say it. Kilig. 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 Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. And we're excited because you're also bringing the movie in the Philippines, right? Yeah, definitely. We're showing on April 17. Wow. Are you excited to meet your Pinoy fans? Yeah, definitely. Definitely. I want to see them. Your message for them? Thank you. Thank you for the love and support as always. I will see you there. All right. Thank you, Janela, and thank you, Win. And congratulations in advance to Under Parallel Skies. At yan ang latest mula dito sa Hong Kong. Balik sa inyo, Donnie and Belle. Maraming salamat, MJ Felipe. Yee! Wow! Bakit tayo mag-Hong Kong? Eh, nandito. Oh, di ba? Nakakakilig. Hindi tayo lang mag-Oscars. Andito si Don Bell. Wow! Wow! Iyan naman. Magkayo pala ang mga mangyayari. Kaka. Magkaka. Kaka. Pwede, kaka. Kaka. Kakatapot. Wala na lang. Kakainis. Kakaiba. Oh. Oh, pag Henry and D. Heavy. And then mahirap si Kabayan tsaka si Banet. Bakit? Kabit. Guard! Gumagaling ka! Wow. Gumagaling ka! Habang tumatanda, gumagaling. Pero tanongin naman natin, ano ang maaasahan namin sa inyo? Ano bang nangyayari? Movie? Ano?
Unang-una, thank you so much for having us here sa TV Patlang. First time namin dito sa studio na ito. Thank you. Pero ayun po, syempre, we're here right now to promote our series called Can't Buy Me Love. Yeah. The number one! Sa Netflix, the local shows. Mm-hmm. Maraming salamat po for watching us every day. Yes, and mapapanood niyo po ang Can't Buy Me Love 9:30 PM Lunes hanggang Biyernes. Sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, Netflix, and of course, I Want TFC. Thank you so much mga Kapamilya. We love you very much. Wow, we love you. Kiss, kiss. Can't Buy Me Love, yan din kanta. Ikatay mo. Details. Actually named after the song. Can't buy me love. It's ano? Can't buy me love. Para si Frank Sinatra. Ikatay mo. Ikatay. Can't buy me. Ano istorya nito? Is that what it's named after? Yes! Yung theme song namin, ano, you'll be safe here. Hindi yan. Bakit? Title lang pala. Katay mo. Katay mo. You'll be safe here. Ay, yung kay Rico Blanco. Ah, pero si Moira ang gumawa ng rin. Ah, okay. So, pero anong kwento niya? You Can't Buy Me Love po. Mahaba-habang kwento po siya, pero ngayon... Meron mo tayo isang oras. Nasa last few weeks na lang po kami. 150 episodes po yun. Wow. Nasa 100... Oh, my gosh. Oh, patapos na. 10. 10. Oh. Na kami. 40 na lang. So, 40 na lang. 40 episodes na lang po. And pag ganyan, na-tape nyo na lahat yan. Hindi pa po. We are still currently taping. Kaya, alam nyo na ang ending o hindi nyo alam? We know most of it, but not yung pinaka-importante. Ayaw nilang sabihin sa amin. Kung sino yung pumatay kay Divine. May mamamatay? Basta gusto ko yung buhok mo dito. Sana magpagupit na si Bingo. Yan ang unang sinabi kita ka rin sa akin. Sabi niya, pwede ba magpagupit ka na, Donnie? Kasi gusto ko yung buhok na ito eh. Correct. Yung napansin sa iyo. Yung buhok ko eh. Okay, may bilin ba kayo? Kayong dalawa. How was your Valentine's? Okay naman. Nasa work ba tayo? We work. Yung feeling namin, we just would like to get this opportunity to thank our supporters who have been there with us since day one. We know the show is almost ending, pero lahat ng sagot ay masasagot these next few weeks. Kami rin, we are so excited to watch the next episodes kasi na-shoot namin yan. And we can't believe that we are this far already into the series. Congratulations. Thank you so much for tagging along in this journey. And sa lahat ng nagmamahal at nagsusuporta po, maraming salamat. Bagay sila. Congrats! At yan po ang mga balitang binantaya namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Sweet talaga sila off-cam. Para sa iba pang balita, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Kabet, ha? Kabet. 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 Hindi po ako kabet. Mas may kli sa amin. Legit po ako, ha? Kaka. Kakainis. Bernadette Sabrano po. At nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Marami pong salamat at magandang gabi, bayan.